Okay, universal to. Pertains to man, pertains to animal. Pag ang animal, when you look at them, how do they know if it matters? Ganun din, same. But then, ang animal, they have a certain period na there's a certain time na sila ay come together. Season. Ang tawag natin dyan is mating season. You don't see the animal that may mate pag hindi sila yung panahon na darating for mating season. Okay. Just like the human being, there is come a time na sila ang mag-mate because they, gumawa siya men and women. For multiplication siya. Ang problema dito, dito sa Garden of Eden, although nandun yung presensya ng Diyos, no, nandun din si Satanas, pwede siya pumasok. Pwede siya pumasok to. Okay? Pwede siya mag-influence. Kasi espiritu din yun eh. Anghel din siya. Okay. So, nung hindi yung tao, may mga law, no, wherein he has to abide. Pagpaparami, antay niya yung mating season. Okay? And at that time, I believe yung asawa, wala pa yung hatol sa kanya, yung babae. Hindi pa siya nahulog. Wala sana yung sinasabi na buwan-buwan na nagregla. Nakuha mo. So, do you believe that? It was after the fall, nagkaroon ng multiplication ng conception. May paglilihi ng babae. But before that, wala. It could be once a year, I don't know. Once a year. It could be happening. No. Ngayon, no, I mean, hindi pa siya na-form. Yeah, it could be happening. Now, the question is, ano yung na-form niya? Yan ang question. Alam natin, nag-disobey siya. Okay? Nahulog siya. They fall. From the grace of God, no? They fall. Nagkasala sila. Ang problema dito, ano ang yung kasalanan niya? Ano yung na-disobey niya? And that one thing, marami na hindi nakakaalam. Not unless it was revealed. Okay. Ang kasalanan dito, no? Because in the garden, you have the animals. Different kinds of animals. And then you have, ang animals, meron yung pinakamataas na uri at meron yung pinakamababa. And I believe yung snake ang pinakamababa. Pero yung highest form of animal, na itsurang tao, na pwede magsalita, may intelligence, yan ang serpente. Yan ang serpente. Okay, ngayon, saan sila nahulog? Ayan, si Lucifer, si Satanas, pwede niya influence itong si serpent. Ang nangyari doon sa garden, nag-introduce itong serpent ng sex, no? Doon sa Eve, okay? Para sirain yung plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos sa kanilang dalawa is to reproduce para magkaroon ng mga anak ng Diyos. Okay? Hindi pwede yung... Halimbawa, nakita mo ba yung... Ang aso ba pwede makipagtalo sa pusa? Nakuha mo? Ibig sabihin yung kanyang-kanyang uri. Nakuha mo? Yan ang precisely yung loto. Hindi ka pwede. Okay. Pero pag nagawa mo yun, makakaproblema ka. Makakasala. Okay. Ngayon, okay, i-diretso ka na. Hindi nagtalik na yung si Cain. Of course, hindi naman isang beses yun eh. Takes time. Ibinubola niya yung si Eve. Okay? Hanggang sa parang, you know, naniwala si Eve sa kanya, sa kanyang bola. Nakuha niya si Eve. Kaya ito yung sinasabi ko, yung serpent. Kaya sabi ko, naunahan niya si Adam. Nakuha yung virginity niya. Nauna pa si ano? Sumining. Ngayon, pray. Yes. May resulta ito. May seed. Okay. Yung sinasabi ni Cain, ibig sabihin,
Yes. Correct. Are you agree with that? They agree with ang pagkain dito, maraming klaseng pagkain na. May pagkain na tunay, may pagkain na sinasabi na pagkatanik. Okay. And, my question is, yung pagkain ay apartheid. Pag sinabing apartheid, yung apartheid doon, ginagamit doon, iba naman ang ano, hindi pagkain. In that particular verse, at binigay ng kanyahan, kinahin niya, ibig sabihin, nakipagtanik siya. Oh, apartheid. Pag sinabing kain, ibig sabihin apartheid. Okay. Okay, ngayon, I'll tell you why, no? Kasi dito, sa ginawa ng Meriso, nagkaroon ng bunga. Ang bunga doon, si Cain. Okay. Si Cain, ang tatay niya, hindi si Adam. Ang tatay niya. Mas makikita yung layon to, kasi hindi kumabasa ito. Oo. So, the question, ano yung... So, ituloy ko lang, ha? Paratis yung istorya. Okay. At naiintindihan ko yung gusto niyang i-point eh. Are you saying now, that ayun nung makipag nung partakes Eve, like kumain si Eve ng bunga, is literally nakipag-sex siya dun sa serpent. Yes. And he also gave it to Adam, and also Adam part of yes. So even Adam had sex with yes. With the serpent. Yes. Even Adam nakipag-sex siya dun sa yes. serpent. Tanong niya kung nakipag-sex. Even Adam nakipag-sex? No, sorry. That is what Adam nakipag-sex. Yes. But that is what the Bible said. I read. Okay. And when the woman saw that the tree was good for food and it was pleasant to the eyes, the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof. We are saying that this is sex. She took of the fruit thereof. And he did, and she did it. And gave also unto her husband with her, and he did it. Even you are saying that even Adam himself had sex with Satan, with the serpent. With no. With the wife. No, with the serpent. With the serpent na yung katawan. The fruit, I'm saying that the fruit... Kanina kasi, tinanong ka, kung yung fruit ba sex with the serpent, sabagod ka yes. Yung fruit ba sex with the serpent, tinanong ka kanina, you said yes. Eating of the fruit. Eating of the fruit. Then, when you... took of the fruit, she ate, and you're saying that she ate the serpent. And, dahil nga doon maganda, binigay niya rin si Adam, and also Adam ate of it. So, ibig sabihin, even Adam nakipag-sex serpent. So, yun ang nakaka-confuse sa us. Oh, answer. And you're saying now that Cain, kasi ang fruit doon, maraming tinutukoy. Hindi nga tayo lalayo, doon lang tayo sa point. You're saying now that even Cain is not hindi si Adam ang tatay niya. And the Bible said, Eve said, I have gotten a man from the Lord. And that is Cain. I have gotten a man from the Lord. Lahat naman tao galing sa Lord. So ibig sabihin, tayo pag pinanganak tayo, no problem with that. Galing tayo sa Lord. But then my question is like this, no? You have to look at this. Ilan ang tao noon? Dalawa. Adam and Eve, Abel and Cain, apat sila. Saan natuto si Cain para pumatay ng tao? Okay. No problem with that. No problem. I mean, why? You mean to say, yung tatay the niya? The Bible is telling us. Saan natuto si Eva para sumuway sa Diyos? Yeah, saan natuto right. si Eva para sumuway sa Diyos? Dahil doon sa sabit. Okay. The same is true. Because of sin. This fallen nature. No, kaya nasabi ko, there was maybe mga spiritual na nangyari. But it doesn't mean that physically, biologically, father na siya. That's my point. Okay, I will read you some verse. Okay. Bible tayo. The question is this. Chapter 4, verse 17 of Genesis. Yeah. It says here. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. Okay. Sabi rin ba? And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. Sa Tagalog, at nakilala o sinipingan. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, siya naglihi at ipinanganak si Enoch. Sino ang tatay ni Enoch? Cain. Si Cain. Tama. Okay, ulitin ko. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa at siya naglihi at ipinanganak si Enoch. So, ibig sabihin, ang tatay ni Enoch, si Cain. Tama. So, walang problema doon. Okay. Yeah, kasulat mo. Yeah. Let's proceed to... Ito is sa 17 to.